naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghiram sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Asan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong pangkikapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, itong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos ang Amen. Ng Diyos ang Amen. Papuri sa Diyos. Amen.
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong binubuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at akang pangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sa bihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil na nangangtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang napamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ang may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakitan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa.
sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Tas na kordero ng makasunod tayo na amang likhan ito buhay at kamatayan kapwa nagtunggalian at ang nagtagumpay magkabuhay. Ano ba Maria, ang iyong nakikita, puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya at kanilang anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya, buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Kristo'y inihain na, pamaskong maabong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad
na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang araw na ito, bilang sa atin bilang mga Kristiyano, ay mahalaga at espesyal dahil si Hesukristo na ating Panginoon na nagpakasakit at namatay sa krus ay muling nabuhay. Kaya ang damdamin ng bawat isa, ang damdamin natin bilang mga Kristiyano ay puno ng kagalakan. Maganda rin no, sa ating pagdiriwang na ito. Sa pagdiriwang natin ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, ay tignan din ang halaga ng muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus sa atin ay nagpapahalala sa atin ng bagong simula. Si Jesus mula sa kamatayan ay muling nabuhay. Nagbibigay ito sa atin bilang mga Kristiyano ng bagong simula sa ating buhay pananampalataya. Sa ating paghahanda ng panahon ng Kwaresma na pinili nating talikuran ang mga pangit na gawain at kasalanan. At nagnanais tayo ngayon na simulan ang pagdalakbay tungo sa pagbabago ng buhay. At sa bawat Kristiyanong nagbabago ang buhay, siya ay buhay na larawan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya no, maganda rin sa buhay natin, maging larawan tayo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Na ang tagumpay ng Diyos ay nakikita sa buhay natin sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa kasalanan. Naalala ko noon may isang tao at nung siya ay no, dati tamad-tamad siya mag-aral. Pag pumapasok ay parang walang gana, laging tulog. Pero nung nagpasya siyang magsumikap, ayusin ang kanyang pag-aaral. At siya ay nakakuha ng mataas na marka. May nakita siyang kaibigan niya, eh dati niyang guro, nung elementarya siya, kung saan siya ay parang walang gana, late pumasok, nangungopya lagi. At nung nakita niya, yan na ba ang nagawa mo sa buhay mo? Nag-aaral ka na ng mabuti? Ay, totoo nga, buhay ang Diyos. Sa bawat buhay na nagbabago, nakikita ang muling pagkabuhay ng Diyos. Dahil buhay ang Diyos, may gumagabay sa atin sa ating pagbabago ng buhay, sa pagbabago ng ating puso. Kaya magandang hamon din at imbitasyon sa atin ito bilang mga Kristiyano ho ngayon. Taglay ang kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sana makita din sa buhay natin ang larawan ni Hesukristong muling nabuhay sa pamamagitan ng ating pagbabago ng buhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay tagumpay sa kasalanan. Kaya tayo din bilang Kristiyano at nakikihati at nakikisaya sa muling pagkabuhay ni Jesus. Iniimbitahan din tayo ng Diyos ngayon na magtagumpay din tayo sa kasalanan at lumakad sa bagong buhay
at pagbabago ng buhay. Totoo nga, buhay ang Diyos sa bawat tao na tumatalikod sa kasalanan at nagbabagong buhay dahil may grasya ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya, tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Maganap na natin ang 40 na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo'y mamuhay bilang malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman ay ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangako magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo na ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at nalulukluk sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan
nung tayo'y muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa kaluwalhati ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Binigyan niya tayo ng karangalang bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman, buong pagtitiwala tayong umaasang pagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Tayo'y manalangin, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pagdaigdigang kapayapaan, pakikibaka, laban sa kahirapan, at pagtataguyod ng karangalan at karapatang pantao, manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan at mga biktima ng karahasan ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan, manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na buling na buhay, manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay ngayong aming ginaganap, ang paghahaing ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngala ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya ninaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng liminister. Sumunod po tayo. Kristo'y inihain na Pamaskong maahong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bagot wakas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ito ay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabihin kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman.
pa magsalo tayong masaya sa tinapay na pangista pagod wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabit kanilang ihayag, mag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na amas kong maabong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na amista bago't wakas. Alleluia. Mga paalaala sa nagsisimba, pagkatapos ng misa, wisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikausap ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Noon lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumairin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Yeso Kristo, kinaway pagpalain ng makapangyarihan Diyos at sa tanang kasalanan, ay kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo, pagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan, puspusinawa niya kayo ng kawalang kamatayan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesu Kristo, ipagdiwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan nang mahal na pong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.
Nuestro Padre Jesus, nasa heno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, nasa heno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong tinamatayan ay sagisag ng kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, tinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iulwalhati ka namin.